So magandang araw ka po alin sa video nito. Pag-uusapan po natin, ibibigay ko po aking pong current po na top 10 pre-agent po na available ka po alin. Kasi alam naman natin, yung pre-agency nga po sa PBA, paganda na rin po ng paganda, hindi na lang po trade ang kailangan nating abangan. So hindi pa nakasubscribe, baka pindot naman po yung subscription button. Pero before we go there, let's first talk about this interesting news. Nagbalik na nga po si Leo Austria sa San Miguel Beerman sideline kabola, pero hindi po bilang head coach, kundi para po maging isa sa mga consultant po ng team kabola. Now, very interesting kung paano niyo po dinescribe ano po man nangyari. Basically, nagkaroon po siya ng sabbatical, ano? So, yung pressure po, kabola, talagang inamin naman niya. Eh, talagang nakapag-push po sa kanya, kabola. Nakapag-ahirap sa kanya, kabola. Knowing nga po na San Miguel po yung hawak niya. Regardless, we still know him as the most successful coach ng San Miguel Beerman in the 21st century, kabola. Pero one more interesting thing about his revelation is the reality, kabola, na ito nga po si Coach Al Francis Chua pala, yung tunay na kapagpabalik po sa kanya. Remember, siya po ay napangalanan na po consultant po as early as the first quarter of this year, kabola. Pero ngayon niya lang inassume yung position. And inassume niya lang after po siyang kausapin ni Coach Al. In my way of reading between the lines, kabola, kasi meron pong rumor dati na si Coach Al, and of course yung kampo daw ni Coach Leo, is hindi on good terms. I think dito mo makikita na in reality, may katotohanan yun, di ba? Now na nagpakumbaba, in a way po, si Coach Al, kabola, knowing na siya nga po yung nasa taas, o mas mataas po sa management, it shows na naging mas maayos sa relationship nila. And I think this could mean na may chance po na magbalik po bilang head coach ng San Miguel. Ito po si Coach Loya Austria, kabola. And then, comment muna tayo sa mga comments po ninyo regarding po yung post natin, regarding po sa potential po na pagtatank, kabola, ng Converge at saka Reno Shine. Sabi po ni Myra Aquino, tama lang naman na magpa-zero win ang Converge o Ross para makakuha ng top pick sa drop. O, supportado tayo dyan. Audio Power, okay lang zero basta first pick ang makuha. O, supportado ulit, kabola. Richard Paranda Barmer, okay lang ma-zero of 12 para makuha nilang first pick. Supportado ulit. Erwin Moriles, yes, tanging solution sa mga farm team, kabola. So, we receive a lot of support with our opinion regardless po, kabola, kung ito po ay in a way magpapapangit, diba, sa imahe in the short run ng Reno Ocean at Converge. Pero alam na mga fans, kabola, na okay lang matalo ngayon. They will understand, kabola. Lalo na pagpalapit po tayo ng papalapit po sa draft, kabola, diba? Pagpapakahirap po yung Converge, halimbawa po na makipag-trade, etc. Kung sila po ay hindi number one pick, kung number one pick sila, diba, di wala nang isip-isip. Papasok na sa drop si Baltasar, kukunin nila sa number 1 pick. Ganun lang po kadali. Di ba, kabola? Ganun lang po magiging kadali niyan. And of course, we know kung gano'n naman po kataas talaga ang potensyal ni Baltasar. Same with Reno Shine. Even if they end up with the number 2 pick, they will still get another magnificent talent, kabola. And I think, add that magnificent talent, kabola, with their current 2 or 3 magnificent talent, or 4 na nga eh. Kung bibilangin mo yun eh, Kit Datu, Santillan, Luis Villegas, kabola, and of course, yung kanila pong gwardiya na galing pong Ateneo, kabola, and they have the core, kabola, to be something special in the future. Same with Converge. Now, dito na nga po tayo sa atin pong top 10 free agent, kabola. Number 10 po sa listahan natin, GP Paundo. So ito, kakarelease lang po sa unrestricted free agency po ng San Miguel para mabigyan po ng pagkakataon si Kate Jimenez, kabola. GP Paundo, of course, 6'5", 6'6" po ito. Na big man, athletic, kabola. So, alam naman natin, di ba? It is the most important position. So, number 10 natin, GP Paundo. Number 9 natin, JR Quinyahan, kabola. So, JR Quinyahan, alam naman natin to, proven na to. Pero of course, may edad. Yun yung main issue ngayon, di ba? Yung edad po ni JR Quinyahan. Regardless po, kung yung edad niya man po is, baka magtatagal lang po siya isang season, this still a proven veteran, kabola. Kaya hindi ako magugulat kung may isa pong contender dyan ang mag-try po sa kanya. Number 8 natin, Arwin Santos. Another proven veteran. Malamang isang season na lang o isang tournament lang malalaro na nito, kabola. Pero again, if you are looking to win the championship, adding a proven veteran like Arwin Santos is worth it. Number 7 natin, which is the most interesting name in this one, Cameron Vegan Fleming, kabola. Ito po yung nilagay nila sa unrestricted free agent with right to salary ng Converge, kabola, to give chance po na ito nga pong si Mactalio, kabola. Ito nga pong si Cameron, eh nung tinitignan daw siya noon, di ba, ina-assess siya, eh talagang mataas daw yung potential. Now, for me, sa mga nakita ko, actually, I'm not a believer of that, pero kung yan po yung mga
sinasabi po ng ibang analyst, ibang nakakita po sa laro niya, edi dapat din naman natin bigyan ng credence yan. Kaya number 7 natin siya. Number 6, Chris Porter. Again, from Converge po ulit kabola. Pinakawalan nila ito sa dami ng rookies po na kanila pong pinapirma kabola. Chris Porter, a modern big man. Nagulat nga ako, wala pang nagbibigay po sa kanya ng opportunity. Ang hirap makahanap po ng skill set ng isang Chris Porter. Number 5 ko, Paul Barilla. It's not clear talaga kung unrestricted po siya kabola, pero wala siya sa lineup kasi ng TNT kabola, no? So I think he is on the free agency side na kabola. And if your team is in need of a stopper, Barilla is a good target. Number 4 natin, Joseph Gabay ni kabola. Still in the MPBL kabola. I'm not sure kung ano po yung naging rason kaya po niya pinili mag-MPBL muna. Pero he should be available now. Ang tanong dyan is, babalik po ba siya sa Terra Firma? Or will he push for a trade? I think kung ipupush mo naman ang trade dito, hindi naman siguro ganun kahirap po na makuha ang isang gabay ni, di ba kabola? Hindi naman siya top 15 na center eh. So, you can get him and you can get a serviceable big man. Number 3 natin, Roy Sumang. Basically, same story with gabay ni. Also went to MPBL. Ang nakagulat lang dito, iniwan niya po yung Northport kung kailan kailangan nila ng isang point guard kabola, di ba? So, hindi na natin alam kung anong rason dyan. Pero for me, Sumang is very, very talented kabola. He is one of the few who can bend defenses kabola with his ball handling, pass pull-up shooting. That ability kabola is very crucial in making sure kabola na yung opensa mo is running smoothly. Number 2 natin, Andrew Serrano. I think a blue chip prospect with what we saw in his rookie season. And then suddenly, he went back po to Pampanga kabola. Pero alam naman natin kung ano pong dahilan dyan. Of course, connection niya po yan with the governor po kabola of Pampanga. Pero overall, he is a legit guy. He has a good talent. His potential is very high. Kung Converge talaga po ang gusto niya paglaruan, then I hope a trade will happen. Number 1 natin, Robert Bolick. He is still a restricted free agent kabola. Pero, di ba, he can push to be traded kabola. Kaysa naman hindi po siya paglaruin. And for Northport, of course, kung ayaw na talaga niya maglaro sa inyo kasi hindi mo may provide yung gusto niya pong salary kabola, edi bigay mo na lang. Basta kunin mo rin yung best package possible. Baka bola sa palagay mo, saan po kayo maglalaro si Bolick? Comment lang po sa baba.